Sa isang pambihirang pagkakataon ay nakapunta tayo sa northernmost part of the Philippines at ang huling munisipalidad ng Pilipinas sa Hilagang Luzon at ang huling isla na may mga Pilipinong naninirahan. Sa part 3 ng Batanes Vlog, samahan nyo akong libutin ang napakagandang isla na ito at sabay-sabay tayong matuto ng maraming kaalaman. Ito ang Itbayat Batanes Vlog. So kailangan namin magmadali kasi kailangan daw namin makaalis bago dumating ang pala. Isa pang problema ay umuulan na naman. Napaka-predictable ang panahon. Going to airport. Basko airport. Papuntang Itbayat. Let's go. Excited ka na ulit? Dito bang ka? Dito tayo sa airport. Bilis eh, no? Airport na agad eh. Okay, sige. Happy trip po. Salamat po. Board na kami. Gantay na kami ng boarding. Tapos na kami lahat sa process. Nandyan na yung PAL. So, aalis na yung mga pa-Manila. Galing dito sa Basco. Yun ang sasakyan natin pa-uwi. Ngayon, pait-payat muna kami. Morning po.
pa yung Mauyon Fort. Apo. Eh, dito naman banda yun. Ah, sige. Nandito na lang tayo. Kaya, saan na lang tayo. Bakit po may gate? Baka kasi lang yun. Ha? May mga baka kasi lang. Ah, baka. Maraming po. Yung baka nila eh. Hello.
Sige po. Salamat po. Thank you po. Sige po. So, nandito na kami sa aming tirahan dito sa may Itbayat. Nasa tapat kami ng sentro. Itbayat Central School. Yun ay Central School. Navinta Lodge. Itbayat. So, dito kami mag-i-stay sa Lavinda Lodge. And dito kami sa room 1. Room 1. So may ibang mga room din dito. Room 2, room 3. Yan. So tingnan natin. Alam niyo pa tinanong namin yung tour guide namin kung may mga turista ba ngayon nandito. Sabi ba naman niya sa amin, baka nga daw kami lang. Baka daw kami lang nandito sa Itbayat. Ang ating population here is 2012 as the year of survey last year. So, 2012? Yung ganun lang po? Itbayat Island is, this is the northernmost part of the Philippine inhabited island. Ibig sabihin, ito po yung pinakadulong na island. Last municipality. Na may nakatira. Gano'ng kalayo na lang po ito sa Taiwan? Around mga 90 kilometers. 90? Wow! So, Taiwan near from here down to Apari po. Mas malapit sa Taiwan po kaysa sa Apari. Pilipinas pa ito. This is Immaculate Conception Church. Last July 27, there is a earthquake dito at magnitude of 5.8. Kaya nasira po. July 27 lang po? This year? 2019. So, hindi lang simbahan ng nasira ng earthquake ko. Earthquake kasi we have 168 houses. Yung mga bahay po ng mga private na nasira din. Limestone kasi yan, yung mga vernacular houses namin dito para sa typhoon pero hindi pwede sa earthquake. Ano po nangyari na earthquake? Nasira na po. Kaya ang dami mga construction. Paano? Yung sira niya po talagang gumuo? Gumuo. Hindi lang church, pati school yan, yung munisipyo, bago na po yun. Tapos mga hospital, bago. Dati stone din po yung munisipyo. Mga stone na ano. Dito, tahimik po. Lugar na ito, gano'n. May wala po yung bunga? Wala po. Ginagamit ito pag umulan, pwede laki mo no? Siyang payong. Payong. Ay, pababa. Madulas kaya dyan? Madulas po ito ah. Pwede dyan, diba? Madulas sapatos ko eh. Bigyan mo sa daddy. Bigyan mo, baka bumagsak mo. Uy, baka mas madulas dyan. Madulas na nga ako. Patay tayo dito. Dito kaya sa lupa. Oh, mas okay dito yun. Ikaw, ano siya? Mas okay dito yun. No? Meron dyan na lang sa mga dito. Dito. Yan. Pahaw lang kasi nung the other day eh. Grabe no, dulas pala ng ano. Nilulumot kasi eh. Nga eh.
Oy! Ang ganda! Okay, so we're starting from Petrungan Hills. We are facing Pacific Ocean. Ooh. Ganda. Corals to po, di ba? Sir? Oo nga pala. Corals to, di ba? Oo nga pala. Itbayet Island is one of the biggest island in this world. Uplifted coral. It's itong Itbayet at 8,314 hectares. Itbayet is bigger than Basco. 6,000 plus lang hectares yan. Ito, 8,000 plus po. But we have one municipality lang. Mas malaki pala ito sa Basco. No? Mas malaki ito. So yan yung Dinom Island. For fishing purposes and dun kami nang huli ng coconut rod. For common consumption, pangulam. Pero now is endangered species na yung coconut rod. Ano yun? Anong itsura ba yun? Kumakain daw sila ng coconut. Tapos? Yan ang mga ano. Pero crab siya? Crab. Oh. At saka mga dahon ng kahoy po na edible sa kanila po. Oh. Ibig po sabihin, dating nakalubog to sa dagat. Kasi mayroon volcanic underwater was erupted. Ito daw yung isang lumabas mm-hmm. And we have a two foundation like Mount Karabubuan mm-hmm. And Mount Ripusud. But parehong the ano highest yan? Highest po is Mount Karabubuan na ang pupuntahan natin mamaya dito. Okay. Ngayon diyan kami kumukuha ng for farming construction materials. Meron kami nakakuha kayo na different kinds of bahay ng mga kabibi dito sa ilalim. Kaya puro yun talaga nagaling sa ilalim. Anong tawag po? Uplifted. Mga ilang years na yun nakakalaan. Trace. Wala pong ano, trace. Pero man, grabe no? Pero itong Turungan Cave po, this is the old settlement. Diyan po yung ano, yung Turungan Cave po. Pero ngayon pinagbabawal na puntahan na po. Kasi ang daming bumagsak ng mga stalactite inside the cave. Na-assess po ng mga DNR yan sa LGU ng Beto. At talaga bawal na bawal. So wala na pumapasok dyan? Wala na po. Pati na din ako, natatakot na din ako. Baka may biglang ano, babagsak din sa... Kaya ang pinapayagan ng mga LGU or mga DNR, hanggang dito lang tayo sa cliff. At saka makita nyo mamaya yung gumuho na cliff dyan mamaya. Okay. Pag napasok mo yan, 150 to 200 meters yan, ang pinaka-dead end niya is butas. Makikita yung dagat. Yan po. Okay. Yan yung isang attraction dito pero nasira dahil sa lindol po. Sa lindol din. So before lindol. Dami ang hindi lang bahay pati mga cliff namin. Nasira. Nasira po. Grabe pala yung lindol. No? Makita nyo mo man. May tendency po na ano na babagsak yung pundasyon. Parang babawal. Kasi uplifted eh parang mayroon parang kasi sabi nila there is a pundasyon ng Itbayet. Kagaya ng Mount Ripusud. Parang pamahiin. Masagal naman hindi naman pa naman. Nana. Okay, ma'am, sir. Ito yung sinasabi ko kanina na stone bowl shaped burial marker. Kaya mayroon yung ano, Turungan Cave po. Yan po is ginamit nilang tinirahan po. So ang Turungan Cave po, that is the ancient dwelling place here in Batanes na they believe first landed of the Austronesian. Austronesian po is yung mga Malay po yun. From Formosa. Formosa, that is the oldest name of the Taiwan. Nanggagaling sila sa Taiwan at pumunta lang siguro sila nag-settle. Settler sila dito. So
Ito, pinaka-burial ground nila. So, ito na lang po ang naiwan na nagiging palatandaan po ng burial mounds nila. Libingan po nila. Nasaan po dyan? So, stone boat-shaped burial marker. Parang boat shape siya. This is the rear of the boat and that is the bow of the boat. And always facing at the sea ang kanilang bow. Kasi ang paniniwala nila is dadaan daw sila sa dagat before they are going to their heaven. So, boat shape siya yung parang Viking. Viking, tama. Viking, Boat ship. Yun yung pinaka-head. Yan yung ano niya. Tapos, saan po sila living? Sa gitna? Dito po. And pinagbabawal pong kukain kasi may Australian who came here last 1993. Tapos, kumuha mga artifact inuwi sa kanila for carbonating. Yun nag-umbisa na naging may information pala to. So, yung mga lolo namin, lola namin, ginamit itong rancho po para sa mga baka. Malabaw po, pero they not know yung information nito. Anong lumabas po sa information ng carbon dating? Libingan po. Ilang years yung ano? 4,000 BC. Wow! Kumbaga 4,000 BC daw. Abraham. 4,000 BC, mas matanda pa kay Kristo. Kay Jesus Christ. Kasi Jesus Christ time is 2,000 years ago. Para mas maintindihan pa nating mabuti, kumausap pa ako ng isa pang tour guide dito sa Batanes para ipaliwanag ang mga bagay na kailangan pa nating malaman. Saan galing yung mga Vikings yun? Anong bansa? Ito yung mga Austronesian migratory people. Ito yung galing sila sa yung nagpa-Viking na parang Ireland people, European people na napunta sa part ng Japan. Sa pampaano sila eh, pag ganito. Ganun po. Sa mga European to? Mga European to. So like, they are strong people. Kaya pala paano, bago yung ano? Ayawalis na rin yun. Bakit pa bangka? Kaya dahil yung paniniwan na pag mamatay sila, nakalutang-lutang na sa dagat. And paniniwala kasi dahil yun yung pinaka-peaceful. Yun kasi yung one of our provider noon ng food. The sea. Fish. Ibig sabihin wala pang tao sa Luzon? May tao na sa Itbayat? Hindi ko pa masagot yan eh. Kasi marami kasi tayong mga people na iba-ibang pinanggalingan. Kung hindi naman ka William Dampo yung na-discover ang Batanes dahil din sa mga Praile or sa mga pero hindi mga Spanish o pinakauna Dutch people na yun yung si William Dampo. Super lawak kung aalala mo talaga history ng Batanes. Wala kasing nakatala na totally naiwan na pwedeng aralin, which is mga foreign ano na nakapagsulat. Paano niyo na-research yun? Dumating siya dito. Dumating siya? Siya, way back 515 o 16,000 siya nung pumunta dito. 1600s? Yes. Pero pagpunta ng mga Spaniards, may mga tao na, no? Oo, may tribe, mga tribu-tribu na. Yan na yung mga ijang-ijang fort. Pero nagtayo na lang sila ng mga simbahan, di ba? Ano ang religion noon nung wala pang Spaniards? Yan, yung ano, seafaring. Mga pagans. Pagano. They believe in nature, dagat, ganun. Hindi mo makarecover dito. May mga burial ano din tayo na daanan kanina po. Pero libingan po ng mga bata daw. Galing, grabe. Pinatong-patong po. Opo. Nagalaw na siya po. Pero itong... Pero gaano kalalim po yan? Hindi po namin na... as tour guide po. Pero pag may katungkulan daw yung isang tao na ninuno nila, nililibing daw sila sa malalaking jar yan. 4,000 BC. Wow. Wow. Pakita ko lang sa inyo. Ay! Oo nga, no? Pero safe naman. Apo. Ganda nung dahon. Blong-blo. Oo nga, no? Wow. Imagine. Thank you.
Batanes, we have wild pandan. Wild berry po yan. Wild berry. Wow, anti-cancer. Anong lasa? Itong black ang masarap po. Yung black. Ito. David, oh. Parang, anong tawag doon? Asim, konti. Asim? Parang yung lalagyan ng asin, tas ano. Mm-hmm. Yung kulay black. Kuha tayo. Ito, boreal din po. Itchuan niya. Asim. Ang tagas na nakain ko. Asim, sobrang asim. Parang kalamansi yung nakain ko. Itim? Hindi, pula. Ay, ba't pula? Ay, hindi ba? Itim. Bakit? Magkaiba to. Hindi edible to, ah. Talaga? Baka nakain po namin. Magkaiba yan. Kasi yung dahon nito, ito. Alaka. Ay, hindi po yan nagbablock. Ano po siya? Nagbablock medyo din. Medyo violet siya. Ah. Ano. Okay. Pero yung black na yan, black saka red. Ano, red. Pakain. Okay yan. Ah, matigas. Maliliit lang to. Ay, hindi matigas pa. Fishing for me. Nakakadikit na yung bangka dyan. Barko, nakakadikit din. Barko? Yung mga roro boat na galing Maynila. Surrounding the Itbayat po is walang beach. Puro cliff po tayo. So itong port na to yung pinapanood sa YouTube. Sinasabi nga na most dangerous port daw. Ito pala yung gamit nila mula noon-noon pa. Pero ngayon, ang ginagamit ng port ay yung pinunta natin kanina, nakita nyo. Pero ito dati, ito yung ginagamit nila. Oh. Yan yun. Yun. So, ma'am sir, ito yung tinatawag in Chinapurilan port. All port ng Itbayat. Dito, dati dumadaon yung mga pamukang galing Pasko. Kita nyo is medyo mas mahirap dito kaysa din sa bagong ito. Kasi alam nyo, kahit sukang-suka sa hero, kailangan maglalakad yan. Pakyat. Kaya siguro na tawag na dangerous is nahilo ka pa sa bangka, naglalakad ka pa pataas, ilong-ilong ka pa, eh yan siguro. At saka, hindi naman lahat ng pagbiyahe ko is may time na maganda po. Kaya kuminsan, may mga rough sea. Kaya kuminsan, may time na lakas ang alon po. At saka unang-una po, unpredictable ang ating weather here in Batanes kasi open sea ito. Ang lugar natin dito sa Batanes po. Ngayon po is ginagamit na pa din na pang-fishing. Gaya ng sinabi ko kanina, kung may parating na
lahat ng bangka po is wala po dito mga yan. Kailangan nandoon sila sa taas nakatali po. Wow. Kasi alam nyo ang water level ng ano dagat alon is hanggang dito sa bayo. Grabe. Ayan, yan. So, yan ang konting information about the China Puritan Port. Basa nyo sa YouTube, the dangerous port of Itbayat. Ilan po ba ang port dito sa Itbayat? 1, 2, 3, 4, 5. Ang dami pala. 6. Yung Aktak, Port Aktak wala. Nasira naman. Bagyo. Ayan na. Mga content creator dyan. Talagang syempre pagka masama yung panahon, kahit saka pumunta, dangerous talaga yun. Kahit sa aeroplano eh. Pag nasa gitnaan ng Basco and Itbayat Bangka, kuminsan is king's weather. Oo. Oh. Tapos biglang ano. Pag nasa kung hindi na talaga kaya, babalik yung bangka sa, pabalik sila sa Basco. Basco. Dahan lang po tayo, ma'am, sa ay, oh, kandang ko. Wala talaga akong sa iklaan. Nakay lang na. Baka meron tayong makapchok. Nakag-video ko. Pag nalapda pa ako, kita agad. Slowly but surely. Pare ko. Dumulas ka. Nikmitan ko na yung kamay mo eh. Kaya? Hirap ng puno pad. Para lang makapakita ko sa inyo, binubuhis ko buhay ko. Sabi, hampas ng alon eh, no? Kaya pa pa yan, sir. Malakas yan eh. Minsan naririgit sa bayan eh. Oh? Oo, so, pagbabi. Ayun, no? Umawen art. Umawin art. Bakit tinawag na umawin? Ito yung ako dito sa lupa. Pero pakita ko sa inyo kung kaya hindi kaya. Hindi kaya. Ayoko na. Ako muna. Oh! Nababa ka tayo dun. Karabobuan po. Marurob in Itbayat term. Marurob is always foggy. Oh. Baga maulat po siya. Mm-hmm. Yan ang ibig sabihin ng marurob. Mm-hmm. Pero, pinaano ng karabobuan. Mga karabobuan is 280 meters above sea level. Approximately po yun. Mm-hmm. And this is the highest. Dito sa Itbayat po naman. Saka may mga other island pa din na makikita natin
Mayroon pang apat na islet na makikita dito na walang mga tao. Pero yung pinakadulo ng Pilipinas po, Mabulis Island or the Yami Island. Mabulis Island is tawag namin dito sa Batanes yan, pero international name niya is Yami. May mga nakatira doon na mga Marines at saka Kafgo. Ang mga Kafgo is mga locals taga dito po yun, pero nag-train mga yan for security our territorial waters. Wow. Eh, napupunta ng turista? Opo. Ah, pwede rin? Galing kami doon nung may solo traveler ako November. Pinoy siya. Pinoy siya. Alam mo, sa isang araw, 5 a.m., Manila to Basco, to 7:30, Basco siya. Itbayat siya, Basco itbayat siya ng mga 9. 10 a.m., Mabulis kami sa isang araw. 10 a.m. kayo umalis? Oo, dito. Ano oras kayo dumating doon? Mga 2 p.m. Tapos 2 hours lang kami nag-picture doon, then balik kami rito kasi maliit na, kagaya ng palutang-lutang, yan, mga ganyan yung hinire niya, 13,000 yun. Yung palutang-lutang kanina po, fishing boat. Ah, ayun, yan, ganun kaliit? Oo. Maliit na. Pumunta kami doon saan. Kaya nang pumunta doon? Oo. 4 hours yung one way. Balik kami dito ng 8 p.m. na. So, sana punta nun, kaya lang. Hindi ko kaya yun. Normal lang. Ano alon? Normal lang. Jumping. Parang nasa roller coaster. Oo, oh, diba? Maalon pa rin. Yun ang pinakadulo ng Pilipinas. Oo. Sea of Clouds of the Batanes. Yan na kasi yung pinaka-plaza ng Basco tuloy ng Itbayat. Yan na yung parang pinaka-plaza nila. So nandiyan nagtitipon-tipon yung mga tao, yung mga kabataan pagkagabi. Ngayon may nagba-basketball tapos parang may bazaar sila. Okay. So nandito ulit kami sa kay Ate Christy. Ate Christy. Ngayon ay magdi-dealer na kami. Nakatulog na si Ponch. Ang ganda ng ilaw dito. Mm-hmm. Guys, ito yung na lang po, baka kasi flying fish. That's our dinner. Ito chop suey. Yes. Namat po. Yes. Ito magagamit yung jacket ng pandamit. Today is December 31, ang huling araw ng 2023. It's 6:18 a.m. Ngayon ay pabalik na kami ng Basco ngayong umaga. Mga 7 a.m. ang flight namin. Hindi na kami magtatagal dito dahil holiday. Baka mawalan ng flight. Magbe-break din yung ibang mga crew ng airlines. Mahalagang mahalaga na pagpupunta kayo ng Itbayat ay properly coordinated kayo sa mga tour guide ninyo dahil sila ang nag-aayos ng schedule doon naman sa airlines. Ang gagawin namin ngayon ay magbe-breakfast lang and diretso na kaming airport para bumalik ng Basco, Batanes.
nila pag tumama yung pinaka epicenter niya to. Mas matindi, bumuka yung loob. Bumuka yung loob. Sabi nasa dagat siya. Okay, mas din namaan yung sentro. Sentro naman tayo. Oo, mas mo, mas mo. Saan po ba dyan yung sentro? Yan. Diretso mo lang yung problema at saka yung mga... Oo. Pero... Ito, south na to. Kaya medyo malayo. Ibig sabihin dito, medyo mahina. So guys, siguro mga isang oras lang may nag-aantay dito sa airport. Medyo mahirap talaga ang biyahe dito sa Itbayan. Kasi kailangan scheduled, planado. Kasi may mga araw na walang biyahe. Ayun nga, so 9:30 na. 9:32 AM. December 31. Napakaraming espesyal na nangyari sa biyahe namin na ito sa Itbayat. At ang isa doon ay itong pagsakay namin ng eroplano mula Itbayat hanggang Basco, Batanes. Dahil nga itong date na ito ay December 31, 2023 at kami ang huling flight ng araw na ito. Technically, kami ang mga huling tao na sumakay ng flight line ng taong 2023. Bukod pa doon, syempre, ang mga naranasan namin sa isla na ito na nakita nyo din sa vlog na ito. Isa sa purpose ng vlog ko na ito is to encourage also other tourists na pumunta tayo ng Itbayat. Alam ko maraming tourist ang ayaw pumunta ng Itbayat dahil natatakot sa bangka at sa mga malalaking alon. At isa na rin kami dyan. Kaya rin ako gumawa ng vlog na ito para maipakita sa inyo na may mas madaling paraan para makapunta tayo ng Itbayat, Batanes. And I really hope na sana dumami ang mga tourists dito. At sana masama din ang Itbayat sa mga package ng mga Batanes tours. Kung nakaabot ka sa part na ito, maraming salamat sa iyong pagtsatsaga. Sana ay nag-enjoy ka din at sana ay nadagdagan ng iyong kaalaman tungkol sa ating bansang Sinilangan. Maraming salamat po sa inyong panonood.